Tingnan mo, 4-5 na to yung naging buo ko. So, ayan, nakikita nyo. 1, 2, 3, 4, 500, 4, 5. Ito pa lang, 4, 5 na. I got some dirty shit to pick up at the dry clean. I got a tiny bitch to pick up, I got Celine. Shady hop up in the whip, but I ain't never... So, what's up mga katropa? This is Esteban Salparo and welcome back to my YouTube channel. So, musta mga katropa? No? Dito nga pala ako sa shop ko ngayon. Kamantay ngayon para computer parts. At yun sa mga piso netbook. So nag-operate na kami kasi dito sa ano sa may Pampanga pero limited lang ano natin pag operate natin no. So ayun mga tropa, ang i-vlog pala natin ngayon is yung ano GCash. May naisipan na kasi akong another business na pwede namang not totaling malaki yan pero pwede na din yung GCash din natin pagkakakitaan. Pero mas maganda kung ano full verified business ano siya enterprise siya no yung ano mas maganda yung ganun so ayun yung naisipan ko kasi is ganap ng another source of income dahil alam na natin yung ngayon yung computer shop is sobrang ano na sobrang limited na lang yung mga naglalaro hindi kamukha noon talagang totaling ano no malakas so ayun mga katropa. Ngayon is ito nga pala yung ano natin papakita ko sa inyo yung kung paano ako kumita ng ano ng mga pera sana sa GCash. Ginamit ko kasi si GCash bilang isang remittance na yung mga nagpapadala ng mga pera sa ibang lugar si send sa akin then ika-cash out nila dito sa akin. So pwede din silang mag-cash in dito then magpapadala naman sa ibang lugar no. Pwede yun. Sa ibang lugar naman, doon nila i-cash out yun. Hindi lang sa cash in and cash out lang pwedeng gamitin si GCash, no? So, pwede din si GCash na gamitin sa pagbabayad ng mga bills like internet, electricity bills, at saka ibang ano, no? Pwede din pambayad sa mga store. At sa load, meron din siya. Nandun na lahat si GCash. Very convenient siyang gamitin kasi napakadali lahat ng mga tao ngayon is GCash na yata yung ginagamit like dun sa Paymaya hindi masyadong gamit si Paymaya kasi mas gusto nila si GCash kasi sobrang gaan gamitin at saka kahit matanda or bata pwede siyang ano kasi nandun na lahat meron na siyang load paying bills, internet bills, electricity bills at saka pwede ka magpadala, pwede ka mag-cash out at kagandaan nun pwede ka din mag-invest dun sa Ginvest no at lalo na yung ano yung bank transfer meron din siyang bank transfer like BDO, BPI, Union Bank, Metro Bank, ibang ano mga bank na pwede mo siyang i-transfer yung pera mo ano in case na pwede siyang mag-cash out or ano pwede mo siyang irektang i-send doon sa mga ano mo sa mga bank sa account mo. Then, mga katropa, ito yung ano yung mga fees sa mga ano natin sa mga nagpapadala. So hindi man masyadong kalakihan yung ano natin yung fees sa mga nagpapadala. At least meron tayo naisipan ng another source of income hindi tayo kasi alam na naman natin mga tayo mga Pinoy is madiskarte tayo pagdating sa mga negosyo ngayon kahit maliit man yun o malaki. Meron din tayo pagkakakitaan kahit ano no. So ito mga tropa, unlike sa GCash, meron din kasi akong ano, Bendo Car Wash, Pisonet, mga products dito at nagre-repair din ako ng mga computer at saka iba-ibang ano, no. So, ayan mga tropa, papakita ko sa inyo, hindi naman ako sa nagyayabang sa mga ano ko, natutuwa lang ako sa naging ano ng ano, naisipan ko na maliit na negosyo na ito na GCash. Hindi na kasi lumalayo yung mga tao dito dahil sobrang ano ng panahon ngayon at dumadami yung mga nagpa-positive kaya yung mga iba takot nang pumunta sa mga ibang bayan para magano no so yun ang kinakatakutan nila baka makalubilo sila ng ano kaya yun ang mismong naisipan ko yung magtayo dito sa baryo namin no so ayun mga tropa eto yung kinita natin linagay ko dito sa bolt na ano dito tube bolt dito ko linalagay ang mga ano so ito papakita ko sa inyo mga katropa no kahit paano naman is meron tayong na ano ayan makikita nyo ayan
puro Havel yung ano, yung naging ano natin. So madiskarte kasi tayo mga Pilipino pagdating sa pag ninegosyo, no? Lalo na yung mga kapampangan, katulad ko, hindi magpapatalo yan sa pandemya. Napatanap ng negosyo yan na pagkakakitaan nila para lang makapag-survive sa pang-araw-araw na ano, no? Hanap buhay nila at pagkain. Kasi sobrang napakahirap talaga sa panahon ngayon kung hindi ka mag-iisip ng mga another way na source of income. Kahit maliit man yan, at least marangal yung pagkakakitaan natin. Hindi na tayo aasa sa gobyerno, magsisikap tayo, pero kung pwede naman, yun ang nagbuwa natin. So kung masipag ka lang talaga, maraming pwedeng i-business like online selling at saka pwedeng ano, no? Yan ang mga naisipan ng mga ibang nag-online selling. Malakas din kasi yung mga yan, yung nagtitindang mga ganyan, no? Like mga gulay at saka karne, yan yung ino-online selling na mga seafoods. So yan, mga fork, yan. Tsaka frozen foods, yan ang mga lalakas natin. So ayun mga katropa, hindi na natin paano na sobrang natin yung ano, pagdi-discuss natin about sa mga business. So ito, papakita ko sa inyo kung nakailan ba tayo sa ano, sa loob ng dalawang buwan ko pa lang na pagkaka-operate dito sa GCash na to. Kung natuwa lang ako kasi hindi ko akala na ganito pala yung magiging ano ako sa GCash, no. So dapat lang may malaki kang puhunan. O ano, kasi madami kasi dito sa akin is mga kaka-cash out. Yun, more on cash out kasi minsan pinapadala sila ng mga relatives nila, no, sa ibang lugar. Yun ang nagiging ano, dapat talaga may cash ka talaga. At mayroon din pondo yung GCash mo in case na may magpadala naman sa ibang ano sa kanila. Mayroon din. Yung dalawa yun, yun ang pinaka anuhin mo, no? Yung may cash at saka laman yung GCash mo para tuloy-tuloy yung pag-ooperate mo, no? So ayan, si GCash, may dalawang option si GCash kasi meron siyang pang-personal at saka may pang-business. Yan ang ano natin, no? Mas maganda kung pang-business yung ano mo para okay na okay, walang ano. So eto mga tropa, bibilangan natin yung mga ano natin. Ayan, yan ang una para makita nyo, lalagay ko dito. Ayan kasi yung mga naging piece ko sa mga nagpapadala sa akin, no. Ayan, naiipon ko. Hindi ko naman kasi ginagawa para malaman ko kung gaano talaga, kung okay ba si Dicas talaga sa source of income. Ayan mga tropa, wala na. Lalagay natin ulit dito. Kumbaga, naisipan ko lang i-vlog yung ano, sobrang tuwa lang talaga ako na naging ganito yung ano, kinita ko, no, sa loob ng ano, at least may nagawa ako ng paraan para naman kahit konti may maging source of income. So ayan mga droga, inaanin ko muna yung mga tigbe-20. Ayan, kasi yung sa akin dito 1,000 to 2,000 10 pesos yung ano ko, no. Ayusin muna natin mga tropa na yung mga tigbe-20, sobrang dami. At number one din mga tropa, dapat may pansukli ka. Yan, kasi alas pera ng mga tao minsan, tigi-1,000. Yan, para ano, hindi ka na mag-aaral pa ng mga. Yan, ito yung tigbe-20 mga tropa. Yan, tigbe-20. Ito yung sandali. Natin. Meron na din ako na buong mga ano dito mga tropa. 1, 2, 3, 4. So ito pa lang is tingnan mo, 4-5 na to yung naging buo ko. So ayan, nakikita nyo 1, 2, 3, 4 500, 4, 5. Ito pa lang, 4, 5 na. Ito naman ano, tingin mo 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ito mga tropa is 4-5 tsaka ano, 800 yung tigi 100. So naka ano na tayo, naka 5-3. Naka 5-3 na tayo. So ilalagay na natin ulit dito, 5-3. Then yung tigbi 20 bilangin natin mga tropa. Mas marami yung 20 kasi tig sa 10-10, 20 lang yung ano natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 3, 1, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6 lahat yung kineta natin sa GCash remittas natin. So ayan mga katropa, ano? Ganyan na kahit papaano naman is nakakaipon ng kahit simpleng ano lang na business natin. So ako kasi yung ginagawa ko dito kaya naipon ng ganito, hindi ko siya ginagalaw, no? Yun ang pinaka ano ko sa ano ko pag nagbi-business ako, nakasulat lahat yung mga ano natin, naka-record. Ito, nire-record ko yung mga ano ko sa halbawa sa mga print. Meron din kasi akong print. Xerox. Ayan, yung mga another ano ko, at saka editing. Yan ang mga ano ko sa mga videos. Naglalagay din ako mga movies. Pero hindi kasama dito. Separate yun, no? Separate na another ano yun. Ito lang, tinabi ko lang yung mga sa GCash ko kung talagang okay ba talagang kumita sa GCash or ano, yun, sinuha ko lang. So sa dalawang buwan is naka 6,600 ako. So not bad naman mga katropa, nakita nyo naman. Kaya kahit papaano is makapag ano naman ng konti sa ano, no, sa GCash. So hindi na ako naman sinasabing mas malaki talaga yung ano, punan dito mga siguro more than mga nandiyan ka lang mga 10,000. Yan 10,000, pwede ka na kung hindi naman malaki yan mga nagkakasot. So ako kasi dito is meron din malaki. So yun, kahit papaano is nakakapag ano naman kasi yun ang inano ko. So ang ginagawa ko kasi bank transfer yun ang pinaka ano ko para maikot kuli yung ano mga pondo ko. At hindi ko inaalis yung nalaman yung ano, tinitira ko pa rin sa GCash ko. So ayan mga tropa, sinare ko lang sa inyo kung paano ako kumita sa GCash. Sana magustuhan nyo yung video nito. So huwag nyong kalimutan mag like and share at subscribe. At huwag kalimutan pindutin yung notification bell para pag may mag-upload ako ng video is automatic mag-notif sa anong nyo, sa account nyo. So dito na lang mga tropa. Sana nagustuhan nyo yung video ko ngayon at hindi kayo naguluhan masyado. So sobrang tuwa ko lang talaga. Kahit pa paano is may nakita akong ano, source shopping at kahit maliit lang siya. So hanggang dito na lang yung mga vlog ko, mga katropa. So bye bye na.